Hello, magandang hapon! Una sa lahat, bago po tayo magpatuloy sa ating pong palatuntunan, magbibigay po tayo sa ating pong mga partners sa proyektong ito. Napakinggan na po natin ang kanyang munting mensahe, ang Pangulo po ng Ajinomoto Philippines Incorporated. Palakpakan po natin si Mr. Koichi Ozaki. Ang Vice President po ng Ajinomoto, si Mr. Makoto Tanabe. Ang Director of Sales, Marketing and Public Relations, si Mr. Hironori Aoki. Tama ba ang pagkasabi ko ng pangalan mo? Ang Director for R&D and Supply Chain, si Ms. Akiko Une. Ang Associate Director and Chief Sustainability Officer, isang Pilipino, si Mr. Ernie Carlos. At binabato rin po natin ang iba pang mga kasamahan nila sa Ajinomoto team. Hello, magandang hapon sa inyo. Mula naman po sa BEST or Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, ang partner din po natin. Palapakan natin si Ms. Isabelita P. Mercado, ang pangulo ng ating BEST. At ang kanyang anak na nag-lecture sa atin, si John Vincent P. Mercado. At syempre, isang mainit na pagbati sa lahat ng mga punong barangay na kasama natin ngayon sa araw na ito at mga barangay gagawad. Salamat sa inyong pakikisa sa ating pong proyekto. At syempre, sa lahat ng mga sari-sari store owners, taas ang kamay. Ayan. Excited na ba tayo? Yes! At palapakan naman natin ang ating mga sarili dahil tayo ang mga bida sa project na ito. At mula naman sa Lungsod Quezon, ang nangangasiwa ng programang ito, ang pinuno ng ating Climate Change and Environmental Sustainability Department, si Gina Andrea Villaroman. So handa na ba kayo makinig? Yes! According, English kasi ito eh, according to the United Nations Development Program, o UNDP, the Philippines is the third largest contributor in the world of marine plastic pollution. Biluin ninyo sa buong mundo, pangatlo tayo sa pinaka nagkakalat ng plastic sa lahat ng ating mga dagat. So that's nakakahiya yan. Diba, napakaliit nating bansa, pero pangatlo sa pinaka makalat. Annually, the country generates 2.7 million tons of plastic, and 500,000 tons of this end up in the seas and in the oceans. Further, ayon sa Department of Environment and Natural Resources, 24% of the daily waste generated in the country are plastic waste. So 24%, halos one-fourth ng lahat ng ating basura ay plastic. At kabilang dito, ang 160 million sachets a day na ating tinatapon sa ating iba't ibang landfills, sa dagat at iba pang bahagi ng ating lungsod. No? Imagine that, 160 million sachets ang nagpopulute sa ating bansa. Nakakabahala ang mga numerong ito dahil maaaring kita kinakain na natin ang mga plastics o microplastics na napupunta sa ating mga yamang dagat o mga isda at iba pang kinakain natin. May mga pag-aaral na rin na nagsasabi pati ang gatas ng ina o breast milk ay meron ng microplastics at naiinom na din ito ng ating mga sanggol. Paano nangyari yan? Ganito yan, kapag nagtapon tayo ng plastic sa ating mga dagat, sa inyong mga estero, sa mga creek, na nagbe-breakdown yung plastic na yan. Ang tawag dyan, microplastic. At kinakain yan ng mga isda na siyang hinuhuli natin at kinakain naman natin. At kung tayo ay mga nursing mothers, meron tayong mga anak, pati sa breast milk natin ay lumalabas yung plastic na yan. So biruin ninyo, kinakain natin isda, may plastic,
kumakain tayo ng plastic. Pero yung baby natin na walang kamalay-malay, hindi naman siya bahagi ng problema. Wala siyang kasalanan. Sa pagdumi ng kapaligiran natin, ay nilalaso na rin natin ang mga baby natin. Okay? Given these numbers, the Quezon City government has been aggressively addressing the problem of plastic pollution. And as early as 2019, we have enacted policies that ban the use of plastic bags and single-use plastics. Alam naman po ninyo, di ba, tayo ang pinakauna o isa sa pinakaunang lungsod sa buong Pilipinas na nagpasa ng ordinansa na ipinagbabawal ang plastic sa Quezon City. Alam naman po ninyo yan, di ba? Bawal ang plastic sa Quezon City? Pati plastic na tao, bawal sa Quezon City. Tama? Okay. At noong 2019, pati yung mga single use, dati kasi yung mga plastic lang na nasa grocery, plastic lang sa mga mall, yan lang yung pinagbabawal. Pero noong 2019, lahat ng single use plastic ay pinagbabawal na rin po natin. Kaya kung kumain po kayo sa McDonald's o sa Jollibee, pag in-store po kayo kumakain, hindi take out, hindi po ba pinggan na po ang ginagamit nila? At stainless na kutsara at tenedor. Ang single use, pag nag-take out na lang po kayo. Tayo po ang pinakaunang lungsod na nagpasa ng ordinansa ang pinagbabawal ang single use plastic. At hindi lang yun, na tayo rin ay malikhain. Nung nagkaroon ng eleksyon noong 2022, at ngayon barangay eleksyon sa Katerbang Tarpaulin, ang ating nakolekta, imbis na tinapon natin ito sa dagat, sa estero, o kaya sa landfill, ginamit po natin ang mga tarpaulin at ginawang mga bags, tote bags. At alam nyo, lahat ng mga bag na yan na ginawa ng ating mga persons deprived of liberty. Sino gumawa ng mga bag natin? Yung mga nakakulong sa ating pong mga piitan. At dahil sila ay wala namang ginagawa, binigay natin sa kanila ang toneladang-toneladang tarpaulin na may mukha ni kapitana at ni kapitan, may mukha ko, may mukha ni Vice, may mukha ni Senador, may mukha ni BBM, may mukha ni VP Sara. Lahat po yan, ginawa niya ng bag. At sino ang pumili ng mga bag na yan? Alam niyo kung sino yung mga ambassador na nagmumula sa iba't ibang bansa na nakakaunawa sa masamang epekto ng plastic sa ating pong kapaligiran. Sila po ang bumili at yan din po ang pinangregalo nila sa kanilang mga kaibigan. Ngayon, may bago rin po tayong proyekto na Sari-Sari Street Store din po ang bida. Baka ilan sa inyo ay bahagi rin ng programang ito. Ito po yung kuha sa tingi. Alam po ba ninyo kung ano yung programang yan? So, sa halip na magbenta tayo ng nasa sachet na fabric softener o liquid detergent o dishwashing liquid ay pinapampda lang natin sa refillable container. Alam nyo, ang ganda-ganda ng programang yan, nag-start tayo 30 sari-sari stores lang. Tapos, ang nangyari, nung nag-pilot tayo, mas lumaki ang kita ng mga sari-sari store owner, mas lumiit ang pagpili, no, ng ating consumer, at more than 40,000 sachets ang na-avoid natin or hindi natin nagamit, no? Or hindi natapon sa ating pong mga estero. Paano nangyari yun? Halimbawa, magkano ba ang isang sachet? 11 pesos. Benta ninyo, 13 pesos, 2 pesos ang puhunan. Alam po ninyo, yung laman na yan, sa refillable, 3 pesos lang ang tunay na halaga. Okay? Pwede nyo ngayon doblehin, triplehin ang patong ninyo. Yung 3 pesos, pwede nyo gawing 6 pesos. Pwede nyo gawing 8 pesos. Mas malaki pa ang kita ninyo kesa sa kung sachet ang binenta ninyo. At yung 8 pesos na yan, kung ako ang namimili, mas mura pa rin kesa sa 13 pesos kung sachet ang binili ko. Kaya panalo kayo, panalo yung namimili, at pinakapanalo ang kapaligiran dahil na nakapagbawas tayo ng plastics, no? At ngayon, dahil sa tagumpay ng programang yan,
1,000 sari-sari stores na ang participant ng ating kuha sa Tingi program. So kung gusto ninyo maging bahagi ng programang yan, ay pwede kayong maging bahagi, sabihin nyo lang. At bibigyan namin kayo ng starter kit na 5,000 piso ang halaga. Kami ang bahala sa puhunan na yan, yung 5,000. Basta kayo, magbenta lang kayo at ang resibo ninyo, kumbinsihin lahat ng mga kapitbahay, huwag na silang tumangkilik na mga plastic. Okay po ba yan? At ngayon naman, hindi ko na binabasa itong speech kasi English. So dito naman, mas maganda. Pamilyar kayo sa trash to cashback program natin? Yes. So, kung sa junk shop kasi, ang problema, nangongolekta tayo, nagsisegregate tayo at source. May mga pet bottle, may mga plastic, may mga iba pang mga basura, organic. Pero yung mga plastic na sachet, walang gustong bumili ng sachet. Kasi ang tawag dyan, low-grade plastic. So ayaw yan i-benta, ayaw yan bilhin sa inyo ng junk shop. So alam naman ninyo, nung nagkaroon ng bagyong Ondoy, sino ang buhay na nung nagka-Ondoy? Buhay na ba kayo noon? Natandaan ninyo, nung bumaba yung tubig, anong nakita ninyo? Nakaparang kumot-kumot ng plastic, hindi ba? Napaliliban tayo ng plastic. Kasi yung plastic na galing sa sachet, walang gustong bumili niyan. Sana pupunta yan sa estero, sa kalsada, sa sewage, at yan din ang bumabara sa ating mga sewage system, at yan din ang dahilan kung bakit may baha sa lungsod Quezon. Kaya kung bumabaha sa atin, sinong ang may kasalanan? Tayo. Dahil tinapon natin ang plastic kung saan-saan lang. So ngayon, sa programang ito, kapag kayo ay nangampadla sa inyong mga kapitbahay at sabihin sa kanila, uy, ibigay na lang ninyo sa amin lahat ng plastic ninyo, lalo-lalo na yung sachet ng Ajinomoto, okay? Kayo ay makakakuha ng environmental points. Okay, yan yung pinakitang calling card na ganito kalaki ni John. Okay, kasha ba sa wallet? Hindi, kaya fake yun. May mas maliit silang ibibigay sa inyo. May points yan. Kapag marami kayong nakuha points, okay, doon sa pag-collecta ninyo ng plastic galing sa inyong mga kapitbahay, kayo ay bibigyan ng Ajinomoto products na libre na pwede ninyong ibenta sa inyong mga sari-sari stores. Maliwanag po ba? At ang sabi ng Ajinomoto, kapag Ajinomoto ang sinole ng inyong mga kapitbahay na plastic sa inyo, dodoblehin nila ang points na matatanggap ninyo. Mas marami kayong makukuhang libreng produkto galing sa kanila. Tama ba ang aking paliwanag? Okay. So, hindi na ako magpapakahaba. Handa na ba tayong lahat? Yes! At syempre, tingin ko, tama ba dyan, kapag may valedictorian tayong sa isang store na may pinakamaraming na collect ng plastic, may salutatorian tayong sa isang store at may third honor tayong sa isang store, pwede ba mas marami pa silang matatanggap na insentibo? Okay ba, Ms. Elsa? Ayan. So, pagbutihin ninyo lahat, okay po ba yan? Tandaan ninyo, kapag nangolekta tayo ng plastic at hindi natin pinapayagang matapon ito sa ating mga estero, creek, karagatan, hindi lang yung kalikasan ng ating nililigtas, pati ang kalusugan natin, sapagkat nagiging dahilan ang plastic ng pagkasira ng ating pangangatawan, kailangan pangalagaan natin ang ating pangangatawan. Ang sira ang plastic, lason yan sa katawan natin, lason yan sa kapaligiran natin, lason yan sa planeta natin. Makakatulong talaga tayo para humaba ang buhay natin, humaba din ang buhay ng ating minamahal na planeta. Okay po ba sa atin yan? So, kikita na kayo, makakatulong pa kayo sa kalikasan, makakatulong pa kayo sa kapwa Pilipino. Okay ba mga sari-sari store owners? Ang tawag ko sa inyo ay sari-cyclers.
kayo sa amin, kapag ginawa ninyo yan, kasama na kayo sa libo-libo nating mga tinatawag na eco warriors o tagapagtanggol ng kalikasan. At ang mga tagapagtanggol ng kalikasan ay special sa puso natin dahil sa buong Pilipinas, ang Quezon City ang kilala na pinaka nagmamahal sa kalikasan. Tayo ang may pinakamaraming programa para isalba ang kalikasan sa mga nakakasira dito. Kaya sana tulong-tulong tayo, makiisa tayong lahat para sa ibubuti ng ating kinabukasan. Okay ba mga sa-recyclers? Okay ba? At syempre, kasama natin ang mga barangay officials natin, nandiyan ang ating mga kapitana at ang ating mga kagawad. Ako ay nakikiusap sa inyong lahat kung pwede po tayong magtulungan para lahat po ng mga sari-sari stores sa inyong mga barangay ay maging bahagi na sa programa natin at maging eco warriors. At kung natandaan ninyo, noong Sabado, nagkaroon ng clean up drive sa buong Pilipinas. Ito ay proyekto ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na maging malinis ang ating kapaligiran. Ito ay kaakibat na programa ng ating mahal na Pangulo. At sabi ni Pangulo, sa pamamagitan ni Secretary of the Interior and Local Government na si Bernard Abalos sa atin na magkakaroon sila ng papremyo sa pinakamalinis na mga barangay. So kasama rin itong programang ito para makuha ninyo ang barangay ninyo ang karangalan pinakamalinis na barangay sa buong Pilipinas. No? Makiisa tayo sa programang kalinisan, makiisa tayo sa programang pagigilutian ng ating mga barangay at makiisa tayo sa pagtapos na ng problema ng plastic pollution sa ating mga lugar. Okay po ba? So, sama-sama, tulong-tulong, kaya natin ito. Maraming salamat at isang magandang hapon po sa inyo.